What's up, Katie Zins? Let's get hyped up as we continue our featured story of affection and inspiration. Ngayon naman, samahan nyo kami as we walk down memory lane and reminisce Precious and Ferdinand's tale of love. Only here on K-World! Sa inyong pagbabahagi ng kwento nyo, kung paano kayo nagsimula, paano nyo naman madidescribe in 6 words ang buhay nyo bilang mag-asawa? Loving, caring, understanding, God-fearing, sacrifice, patience. Etong 6 words na ito, bakit nyo ito napili? Kasi ito yung makakatulong sa amin. Mag-continue talaga yung relationship namin as mag-asawa para din sa family namin. Dinala nyo na kami sa mga workplace ninyo. Ngayon naman, saan tayo susunod na pupunta? Doon naman tayo sa, syempre, kung saan kami una nagkakilala itong si baby ko sa dati ko pinagtatrabuhon sa clinic. Next naman talaga. Pero bago tayo pumunta doon, kwentuhan nyo naman kami ng buhay ninyo mag-asawa. Is it what you expected it to be? Actually, hindi. Kasi mahirap. So, kailangan nyo talagang magtulungan dalawa. Maraming adjustment, maraming sakripisyo. Kailangan magplano. Nasaan ba tayo ngayon, Precious of Ferdinand? Dito tayo ngayon doon sa clinic na pinagtrabahoan ko dati, kung saan kami unang nagkakilala. Paano naman yung mga naging reaction nyo nung nagkita kayo? Meron ba yung parang slow motion? Oo, lumaki yung mata. Lumaki yung mata? Tsaka nawala bigla yung lagnat. Nawala bigla yung sakit. Nakuha niya yung number ko. Every night talagang make sure na matawagan ako, makausap ako. At madalas ang pasyal sa clinic, kahit walang sakit. Naisip niyo ba na dito sa Saudi Arabia kayo bubuo ng isang pamilya? Noong una, hindi eh. Kasi nga, mahirap nga dito, diba? Saka kung magkakaroon kami ng mga anak dito, hindi ba ganun ka normal para sa mga bata? Dahil dito, hindi sila makakapaglaro ng maayos sa labas. More on, bahay lang talaga. Siyempre, dahil nga nandito yung work namin pareho, nag-decide na rin kami na dito na. Dito na. Matanong ko lang, Ferdinand and Precious, saan ba kayo kinasal? Dito sa embassy sa Riyadh, Philippine Embassy. Sumiyahi kayo papuntang Riyadh para magpakasal. Paano ba yung preparation dyan kapag magpapakasal? Sa lahat nag-process nun. Kasama yung pagka magbuo ka ng pamilya, kailangan yung preparation nandun lahat, yung dedication nandun. Gano'n kayo katagal bago nyo napag-desisyonan na magpakasal? 6 months. Ang tagal, no? Ilang taon na ba kayo mag-asawa? Actually, magte-10 years na. Bago tayo mag-proceed sa ating last stop, paano kayo nakapundan? Pa-isa-isa. Una, pinahiram lang kami nung kasama namin sa bahay. Kasi nga, nakashare lang kami. Kada sahod, isa-isa, bibili. Pag may nakita kaming nag-sale, nagmura, yan, isa-isa, bibili. Bilang mag-asawa ba, nakakapag-ipon kayo? Actually, oo. Kasi ang ginagawa naming way, pag sumahod siya, lahat naman kailangan bayarin. Sasagutin niya, babayaran niya lahat. And then yung sahod ko, hanggat maaari, hindi namin gagalawin. Importante yun. Kailangan mag-save. Lalo na't nandito tayo sa ibang bansa. Ngayon, saan naman tayo pupunta? Ito yung isa sa pinakamahalaga sa buhay namin mag-asawa, kung saan ako unang nanganak, sa Almuwasap Hospital. Dito tayo ngayon sa Almuwasap Hospital. Ito yung isa sa pinaka-importanteng lugar para sa aming mag-asawa, lalo na pag nagtotropa kami. Kasi dito pinanganak yung una naming anak. Nakauwi na ba ng Pilipinas yung mga anak nyo? Oo, nakauwi na sila kasi magbabakasyon. Uwi kami ng Pilipinas. Kamusta naman yung experience nila sa Pilipinas? Nung unang uwi nila, sobrang adjustment dahil syempre iba yung climate. Yeah. Naninibago sila, pero mas nag-i-enjoy sila pag nasa Pilipinas kasi nga malaya sila. Ano naman yung sikreto nyo sa masaya at matatag na pamilya at sa relasyon nyo bilang mag-asawa? Yung pagiging open namin sa isa't isa. Pagka nagalit ako, sasabihin ko agad sa kanya. Pag nagalit din siya sa akin, sasabihin niya kung mali ko. Ano naman ang masasabi nyo sa mga OFW couples na dito na bumuo sa Saudi Arabia ng pamilya? Kapit lang sa isa't isa, tapos matutong mag-start mag-ipon. Kailangan din syempre i-consider na mag-ipon. Yes. Home is where the heart is, ika nga nila. Truly, a relationship anchored with love, respect, and faith lasts. Isang kwentong pag-ibig na nauwi sa masayang samahan ang ating nasaksihan ngayong araw ng mga puso. Abangan natin bukas ang isang K-Amazing na kaganapan kasama ang ating mga kababayan na bumibida sa larangan ng sining at pagpipinta. Dito lang yan kung saan kayo ang bida. K-World! Don't forget to like and follow our Facebook page at facebook.com/tfckworld.